Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa lawak ng pinsala ng oil spill sa Manila Bay, malaking tulong daw sa ginagawang cleanup operation ngayon ang mga imaheng kuha mula sa kalawakan. Gaano kalaking tulong ba ito mga satellite image? Ayon sa huling tala ng International Advocacy Organization na Oceana, tinatayang nasa kalahati na raw ngayon ng Manila Bay ang apektado ng oil spill, bunsod ng paglupok at pagsadsad ng tatlong sasakyang pandagat sa kabataan nitong nakaraang buwan. At malaking tulong sa pagtukoy sa lawak ng pinsala ng oil spill sa Manila Bay, pati sa mga magiging aksyon ng Philippine Coast Guard, DNR at DALG para makontrol at malinis ang mga tumagas na langis. Ang mga imaheng ito nakuha mula sa kalawakan na nilabas ng Philippine Space Agency, mga satellite image. Kuya Kim, paano nakakakuha ng mga imahe ang mga satellite natin sa kalawakan at paano ito nakakatulong sa atin? Kuya Kim, ano na? Ang satellite imagery o satellite images ay mga litrato ng ating planeta na kuha ng mga satellite mula sa kalawakan. Meron kasing sensor sa mga satellite na kaya mag-detect ng visible light, infrared light, microwave radiation at iba pa para makabuo ng mga high resolution na imahe. Yung mga satellite images natin, sila ay mga produkto ng isang teknolohiya na tinatawag natin na remote sensing. Kumukuha ka ng impormasyon mula sa malayo. At ang nagsisilbi nating kamera sa kalawakan, ang iba't ibang mga satellite na umuorbit o umiikot sa ating planeta. Napakalaga ng mga satellite image na ito, lalo't napakaraming pwedeng paggamitan nito sa ating pang-araw-araw. Gaya ng pag-forecast ng panahon, agrikultura, pati sa pag-responde sa mga sakuna. Tulad na lamang sa nangyayari ngayong clean-up operation sa Manila Bay. Yung mga mapa na nagagawa namin ay pinapamigay namin sa iba't ibang mga ahensya, in particular yung Philippine Coast Guard, para yung mga ginagawa nila on the ground ay ma-supplement ng mga data na mga nakukuha natin from the satellite. Nagbibigay din kami sa UP Marine Science Institute. Gumagawa sila ng mga model or ng mga parang forecast kung saan pwedeng mapunta yung oil using yung mga data na nakukuha nila mula sa amin. Nagagamit yung mga satellite images para mapabilis yung pag-clean up natin ng oil sa Manila Bay. Sa ngayon, para makakuha tayo ng satellite data, nakadepende tayo sa gawang Pinoy na Diwata 2, Novastar 1 at mga satellite o space agency mula sa ibang bansa. Pero alam niyo ba na ang mga engineer natin sa Philippine Space Agency nakikipagtulungan ngayon sa ilang dalupasa mula United Kingdom para mabuo ang pinakamalaking satellite na gawang Pinoy? Ito ang magiging itsura ng Multispectral Unit for Land Assessment o MULA Satellite. Ang pinakamalaking satellite na gawang Pinoy. Isa itong observation satellite na may kakayahang gumawa ng mas magagandang imahe ng mas mabilis. Malaking tulong to sa pag-monitor ng mga taniman, pagprotekta sa ating pambansang seguridad, at pagresponde sa mga sakuna. Ang target launch ng MULA ay sa unang quarter ng 2026. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. From Anaheim to San Francisco sa California hanggang sa Calgary, Canada. Non-stop ang dalang saya ng mga Sparkle Stars kabilang si Alden Richards at Julian San Jose pati sa Sparkle World Tour. Makichika kay Lars Santiago. Kung gaano kainit ang panahon sa Anaheim, California. Ganon din kainit ang pagtanggap ng mga kapuso abroad sa Sparkle International Tour nitong weekend. Sobrang nag-enjoy ang mga kapuso mula sa GMA booth sa lobby ng City National Grove kung saan ginanap ang show. Pati sa performances ng Sparkle Stars na sina Alden Richards, Julian San Jose, Raver Cruz, Isko Moreno, Ay de las Alas at Bubay. Kilig overload ang dala ng Team Judy Burr. I hope and we all hope that they enjoy the show. Masarap sa pakiramdam, masaya sa feeling, sobrang warmth nung pagtanggap nila sa amin. Tili and din ang fans kay Alden Richards sa kanyang song number. Mas naaliw pa sila nang magkasamang sumayaw sina Alden at Yorme Isko ng Dying Inside. This is our way of saying thank you to them kahit papano sa maliit lang na paraan. At least ngayon man lang, personal, makamaya namin sila, ma-entertain namin sila ng personal. Bentang-benta rin sa lahat ang mga hirit na patawa ni Comedy Queen AI.
Masayang-masaya po ako na hanggang ngayon po ay isa po akong certified kapuso. Excited na ako mag-perform at mapasaya ang ating mga kapuso. Di rin nagpahuli sa kanyang song number, si Bubay. Pagkatapos ng show, nagkaroon sila ng pagkakataong magpa-picture sa Sparkle Stars. From Anaheim, tumulak pa San Francisco ang Sparkle Stars, kung saan dinumog ulit sila ng maraming kapuso. Nagkaroon din doon ng meet and greet. After ng successful show, di rin pinalampas ng Team Juliver ang pamamasyal sa San Francisco. May sweet snaps pa ang dalawa habang nasa Golden Gate Bridge. Non-stop ang sayang dala ng Sparkle World Tour na umabot din sa Calgary, Canada. All-out performance ang hatid doon ni na Alden Richards at Bubay. Yan na yung pinaka-relaxation namin dito. I'm always happy to meet them and watch their show. Si Alden may patis kung saan ang next stop ng Sparkle World Tour. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Muling ginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng International Criminal Court sa bansa. Sa isang podcast, tinanong si Duterte kung dadalo siya sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa extrajudicial killings kung ipasasampina siya. Hindi diretsong sinagot pero kinwestiyon ulit ng dating Pangulo ang kapangyarihan ng ICC sa bansa. Buwelta pa niya, marami raw nangyayaring patayan sa ibang bahagi ng mundo pero wala anyang ginagawa ang ICC. Nauna nang sinabi ni Representative Robert Ace Barbers ng House Committee on Dangerous Drugs na kabilang ang dating Pangulo sa iimbitahan nila sa Quadcom investigation ng Kamara. Ano yung ICC na yan? I do not recognize that. Ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako eh. Jurisdiction. First question. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte every day. Magtanong ako dyan. Do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecution? Hinihintay na ngayon ng Pangulo at iba pang opisyal ng Malacanang sa Malacanang ang mga Pinoy Olympian, kabilang si Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, sa loob lamang ng ilang minuto ay naasahan na nga ang pagdating ng Pinoy Olympians dito sa Palasyo ng Malacanang. Ilang di pa lamang, Mel, mula sa aking kinatatayuan, dito tatayo ang Pangulo para personal na salubungin ang mga Olympians. Kasama ng Pangulo ang First Lady at ang First Family at isa-isa nasasalubungin kakamayan ng Pangulo ang mga atleta. Hindi sila group welcome, ika nga magkakaroon ng moment, makakapaglakad dito sa nakalatag na red carpet ang bawat isa sa mga atleta bago sila tumuloy dito sa reception hall kung saan magkakaroon ng dinner at awarding ceremony. At tulad nga na nabanggit ng Chief Presidential Protocol kahapon ay bibigyan sila, gagawaran ng bawat atleta ng Presidential Citation at para kay double gold winner Carlos Yulo ay Presidential Medal of Merit naman. At ang inaabangan, siyempre, ay ang iaanunsyo mismo ng Pangulo na cash incentive para sa mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Samantala, Mel, nakita natin ang menu sa inihandang hapunan dito sa Malacanang. Ang kanilang ulam ngayong gabi ay salmon belly na sinigang sa kamyas, may Angus beef at ang dessert nila ay chocolate cake. Mel. Maraming salamat sa iyo. Nagutom ako doon Ivan Mayrina. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.